Magandang umaga mga kasabong. Ayan, update lang ulit ako ha para sa ating dadalhin sa Expo sa August. Ayan po, kung makikita nyo, nag-post na ako sa Reels ko na may mga hina-harvest na po ng mga 4 months. Yun nga po yung mga early bird namin. So, syempre, pagdating po ng August, hindi na po ganyan yan. Mga full-grown stags na po yan. Tapos, haharvestin pa po yung local, haharvestin pa po yung national. Actually, yung national po, yun ang pinakamarami. Halos doblehin po ang dami ng early bird namin. So, ano pa po sila ngayon? Malilit pa po sila kasi ang national po natin is napisa po sila ng January at February. So, maliit pa po sila. Pero pagdating po ng August, stag na rin po sila. Kasama na po yung mga mga naon ng batch kaya ng local at ng early bird. So, sabi ko lang po, pagdating po ng August, meron po tayong pinakabata na 3 months old. Pero asahan nyo po, kung ano po yung naitatali namin ngayon, early bird, na simula na itong pag-harvest namin. Ano po eh, inuutay-utay lang po kasi yung tao ko sa farm hindi po ganun kadami. Hindi po nila pwedeng harvestin lahat ng 300 o 200, hindi po kaya. Kaya ho ang pagpapaligo nila, pag-harvest nila, pinapaano ko lang na 30 to 50 heads a day hanggang sa ma-harvest lahat. Tapos ihuhuli po yung mga pulit, ang pulit po napakadami din. Yan po ay pulit na po talaga. Kasi meron po kami October born doon, kung bibilangin nyo, October, November, December, January, February, March, 5 months na. So, malaki na po talaga sila. So, sabi ko nga po, huyuhuli yung mga pulit doon, tapos magkano din po, papaliguan, pupurgahin yung basic na ginagawa natin sa unang harvest. Tapos po, yun po, maaga silang lalagyan ng mga lalaki, isang lalaki, para... kasi may mga naitlog na daw po doon sa mga ibang pulit eh. Mali yung maliit na itlog pa. So, nag-iitlogan na po yung ibang pulit doon. So, sabi ko, ito na yung time na pwede nang harvestin kahit pa yung mga barako. Yung mga cockerels na nasa 4 months. Yung iba, 5 months. Ngayon po, adi sabi ko lang po, no? Ang price list po, pwede kayong magtanong regarding sa... Mag-PM lang po kayo sa akin ang price list po ng ating expo. Para sa August, sa booth number 127. Okay, SMX Convention Center o SMX Mall of Asia, booth number 127 po tayo. Sa parting pagpasok nyo po sa expo, sa kanan po siya. So, pinakabata po dun dadalhin namin is 3 months old, which is mapipisa pa po sa August. Sa May. Okay, sa May. Sa May pa po sila mapipisa. So, hanggang ngayon, di pa po sila nahitlog ha. Pero yan po, sabi ko nga po, the same quality po yan. So magkakaroon na po kayo ng idea ngayon sa mga na-harvest namin kung ano din po yung maaasahan yung darating doon sa ating expo. Tapos po, syempre yung mga malalaki na po diyan, yung mga full grown, lagi pong meron 'yan. Kasi yun po yung pinakamarami actually noon na yung mga cockerels natin sisikapin kung maparami din ang pisa ng May para po marami din maka-avail. Tapos month of July po, pwede na po akong tumanggap ng payment para doon po sa hindi makakarating ng August sa Piestag mismo, tapos ay papa-pick up na lang po sa shipper. Pwede po yan, pipang shipper po napunta po sa expo regular para po ma-pick up ng mga order kung kani-kaninong breeder na pipick up sila. Tapos diretso na po sa deliver nila yon. So sabi ko nga po, doon sa makakadating, nandun po ako. Inaasahan ko po itong taon na ito, mas magiging maganda po yung record natin at ang plano ko po itong taon na ito, itong mga palahi natin na ito ay personal kong gagastusan ulit, hindi naman for the first time, no? Personal kong gagastusan ng pot money nito, mga minimum bet na gagamitin namin para sa Manila Arena. So, hindi po ako nagnanasang lumaban doon kung alam kong hindi ko kakayanin ng manok. Ngayong taon na ito, mas lalo kong tumindi yung pagnanasa nating magbalik ko sa Manila Arena. Dahil sa tingin ko, mas lalo pa pong matindi yung mga palahi ngayong taon. Kasi taon-taon naman po, lagi ko pong tinitingnan yan. Kung laging magandang performance nung nakaraan, ay siyempre... inano ko po na mas matindi pa magiging performance ngayon taon. Kaya po kami nag-aanong makapag-entry ulit sa Manila Arena na sariling gastos.
Okay po, ayan po ha. Kaya asahan nyo po talaga. Hopefully sa pagbukas, pagputok pa lang ng early bird ay makapag-entry na tayo sa Manila Arena ng sariling gastos natin para po masubukan ng mga linyada. Asuna sa matapos po 'yon, no? Kasi halos kasabay po kasi 'yon, eh. Halos para pong kasabay yung yata, para pong kasabay po yata ng expo 'yon, ano eh. Para pong ganoon eh, kundi po may pita schedule ko talaga ay hindi po ako mawawala sa ano, sa expo. Pero kung sakali pong may pita schedule ko at may magkakaroon ng event sa Manila Arena, maaga nyo rin pong malalaman. Pero ano na po tayo, ibig sabihin, siguradong-sigurado na po yung bot natin doon. Yung po ay paid na, naka-ready na. Inihintay na lang natin dumating yung buwan ng August para sa expo. Okay mga kasabong, ngayon po ha. Hopefully bukas makita nyo ulit yung sunod na harvest. Hanggang susunod na araw, tuloy-tuloy ang pag-harvest ng mga tao ko ngayon. Sunod, baka sunod, pakita ko after yung mga pulit kung gaano po kagaganda. Ang gaganda na po, pinapaano ko na po sila eh, dinidivide na po namin ng mga linyada ng mga pulit para po pag may pumupunta sa farm, nahiwahiwalay na po yung mga bloodlines ng mga pulit, madali na po. Kasi marami po akong mga breeding pen eh, na mababakante, yung mga hardening pen na pwede po lagyan ng mga pulit. So, ano ko po sa mga tao ko, once na na-harvest yung mga babae, pagsama-samahin sa isang breeding pen o hardening pen yung magkakaparehas na bloodline para po madali na po yung pagseselect natin pag may kliyente o pag nandun ang kliyente. Ayun po, tapos po yung mga kakarels naman ay nililinis na po agad. Ano po, malamang sa indent, malalagyan na po yung ano natin, 3x3 natin.